Hi! Welcome or welcome back to my channel. Nakita niyo naman siguro yung title. O pero sa mga hindi nagbabasa ng title, kung nagandahan ka lang sa thumbnail, wow! Big Sushi, recipe ni Ate Chelsea. Yay! Hindi ginagamit yung pangalan niya para dito. Talagang sa kanila ako natuto at nagka-idea ko para gumawa ng Big Sushi. Dito na ako nag-intro sa kwarto para hindi na ako magsasalita mag-isa dun sa baba, sa kusina namin. Pero sasama ko pa rin kayo. Welcome to our kitchen! At saka meron tayong background noise ulit kasi may nanonood sa living room. Sana naririnig niyo ako. Hindi kasi nalimutan ko kasi sabihin sa taas. Dapat doon ko na rin sa taas sasabihin na yung idea at saka yung recipe galing kay Ate Chelsea. Sa kanya ako natutunan paano gumawa ng baked sushi. Kaya lang, lahat ng ingredients niya na sinabi niya dun sa video niya ay wala kami dito sa bahay. So, mag-improvise lang tayo. Gagawa tayo ng, maghanap tayo ng pwedeng alternative. Tapos, edible naman siya, masarap din naman. Kasi na-try ko na before. Ilang beses ko na siya na-try actually. Ilang beses na ako sinalba ng pagkain ito sa ilang meriendang lumipas. At yon, isa sa mga wala tayo dito sa bahay, yung baking tray. Pero pinalad-palad tayo dahil may oven naman. Ayan sa likod ko na marami nakapatong sa itaas. Kasi storage dito, patong-patong lang kung saan-saan. Yeah, wala tayong baking tray. Ito na lang. Ito yung ginagamit ko sa paggawa ng sushi bake na ilang beses ko nakakaginawa. Yanera! May konti pang problema, maliban pala sa ibang ingredients na wala na papalitan lang natin ng pwedeng alternative. Wala na rin pala kaming tirang kanin. Kasi usually yung ginagamit ko lang dito sa sushi bake na to, yung natira lang na kanin nung meal before. Ito lang yung meron, papakita ko sa inyo. Titipirin na lang natin. May makuha pa naman kahit paano. Saan ilalim? Ayan, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko nilagay. Tsaka pinlat ko lang na ganyan. Pinlat ko. Tapos, wala, pinipipipi ko lang. Ganun lang, nilagay ko lang. Kasya naman. Tsaka hindi siya makapal na layer ng kanin. Hanggang dito lang. Kasi nga, konti na lang kanin, nakita nyo kanina. Tsaka hindi ko nadadamihan yung kanin kasi hindi mo nang mahilig sa kanin. Tapos, next na ilalagay natin, dapat rice vinegar. Based dun sa recipe ni Ate Chelsea, kaya nga lang, wala kaming rice vinegar. So, normal na suka lang ginagamit ko noon. Kaya lang, wala na kami ng normal na suka. So, ano na lang, sukang paumbok. Yun na natitira naming suka. Pero okay naman, okay naman. Para sa akin, nakakain naman, tsaka masarap naman. Nasasarapan naman ako sa... Nakahanap ako ng way para makita niyo yung pinagagawa ko. Tapos konti lang nito kasi natry ko, nadamihan ko yung lagay. Sobrang lumasa. Yan, may extra kayong performance na nasaksihan. Konti lang. Tapos, kakaubos lang din ng sesame seeds kahapon nung gumawa ako. So, itatry natin na chia seeds. Ngayon ko lang itatry na chia seeds yung ilalagay. Malinis yung kamay ko ah. Isa sa mga ingredients na wala kami, ay yun nga, lahat nga, wala kami. Lahat ng pinagsasabi ni Ate Chelsea dun sa video niya, wala kami. Pati yung crab stick, ubus na, dati meron, na-try kong meron nun. Tapos yung fish, wala kami. Ginawa ko yung tuna, in can na lang. Tapos ngayon, dahil wala kami ng tuna, ubus na, wala na rin kami ng crab stick. Ito lang yung seafood na meron, seafood tofu. Ito yung i-chop ko into small pieces, yun na lang ilalagay ko. Tapos yung lobster bowl. Okay naman, na-try ko kagabi, kahapon. Masarap naman. Tsaka, ayun, dun sa kahapon naubos yung sesame seeds. Yeah, enough na yung dalawa. Madami na yan. Wala rin kami ng QP na mayonnaise. Yung usually ginagamit sa mga ganitong Japanese na recipe. Kaya
Kaya ito lang ginagamit ko simula nung una. Kaya lang nagpabili ako sa kapatid ko, pumunta siya sa Walter nung ganun. Kaya lang, abilis din na ubos. Tsaka parang walang naging difference masyado. So okay na rito. Ito yung gagamitin ko kasi ubos na yun eh, kahapon ubos na. Tapos yung hot sauce lang ng Greenwich na hindi nagamit. Ayan. Meron kaming nalagyanan dito ng mga ketchup, ng mga hot sauce, ng mga hindi nagamit na kaimbak. Tapos yun, finally, may napagamitan. Yun nga sa mga sushi bake na ginawa ko. Kasi pang ilang gawa ko na rin ito eh. Dati dalawa ng mga una, kaso nga paubos na dahil nga ano lang ito, stock lang ng mga hindi nagamit sa pizza. Kaya ngayon, isa-isa na lang. Kasi paubos na. Pag nahalo na, pwede na natin ilagay dun sa ibabaw ng ginawa natin kanina. Kita nyo ba? Lastly, pandagdag lasa lang, cheese. Lagyan natin ng toppings na cheese. Pero hindi ko na-grate kasi nakakatamad mag-grate tsaka nakakatamad maghugas ng pang-grate. Kasi ako lang din maghugas ng. Titinadoren ko na lang. Tapos yan, pwede na ilagay sa oven. Tapos tinansya ko lang din yung temperature tsaka yung kung gaano katagal. Siniset ko siya 20 minutes ng 200 degrees or 150. Tapos hinaan ko ng 100 para lang ma-preheat or what. Ayan, malapit na siya. Tsaka nahinaan ko na din kanina. Ayan, nandito na ulit tayo sa kwarto. Tapos samahan niyo ako tikman itong ginawa ko. Init pa. Tapos natin sa electric pan. Tama, pakita ko pala sa inyo. Tada! Bubos na kaagad. Siyempre, hindi lang ako yung kumakain. Eh, videoan ko para mas makita niyo mabuti. Wow! Yan, nung binideoan ko yung sushi bake, buksan ko yung ilaw. Tsaka, ayoko nag-iilaw kapag bibideohan niyo sarili ko. Kasi kita niyo, ayan o, shadow. Shadow all over my face. Kaya, patay na lang natin. Kaya, bihira akong makapag-film sa gabi. Talagang, sa day lang. Ang pag-usapan natin ngayon, mahilig talaga ako sa mga pagkain na nabibili sa labas. Hindi ang mahilig sa lutumay. Wait lang. Ang sarap! Grabe! Type 1 ko talaga. Hindi ko siya sinasabi dahil gawa ko lang ha. Type 1 ko talaga eh. Dahil na din sa... May naman pa pala bibig ko. Added flavor na rin kasi yung nilagay kong seafood tofu. Malasa kasi yun eh. Tsaka yung lobster boy. Kaya, masarap. Nalalasahan ko. Tapos yung anghang niya, tama lang. Tapos yung mayo. Sarap! Tapos ayun niya, yung sinasabi ko kanina. Bilig talaga ako kumain sa labas. Tapos yun talaga yung nami-miss ko na nakakalabas ako, nakakain sa labas. Ayun talaga
yung gusto ko kapag nakakalabas, nakakain. Kasi kapag nasa labas ka kasi, marami kang selection, marami kang pwede pagpilian ng pagkain. Tapos pag may kinikrave ka, edi pumunta ka lang doon sa bilihan na nagtitinda ng ganung pagkain. Tapos makakain ka na nun. Pero pag nasa bahay ka, na-stuck ka lang sa kung anong meron sa bahay. Yun yung nakaka-down dito. Kasi pag ano, pag nagkikrave ka ng pagkain, parang buti pa nung ayun, punong-puno na yung storage ko. Bigla na siya nag-stop. Yun din yung isang nakapagpigil sa akin mag-film. Kasi wala na ng storage yung phone ko. Tapos, pwede ko naman siya ilipat sa ibang device para may space ako sa phone. Kaya lang, isa pa nakakatamad yun eh, yung magta-transfer ka ng files or maghahanap ka ng i-delete. Ang hirap din kasi mag-let go ng files, ng pictures, ng videos, memories kasi yun. Tapos yun yan, medyo natagalan ako bumalik kasi ay, hindi nyo naman pala alam kasi sa pag-edit nito, magkadugtong lang yung dalawang clip. So, hindi nyo alam kung gano'ng patagal na naghanap ng i-deditate. So, hindi nilid ko yung mga na-upload ko na sa YouTube. Yung iba, kahit na-upload ko na sa YouTube, hindi ko ma-delete. Kasi, syempre, minsan, nasa isip mo, nasa YouTube, low quality, baka low quality kapag kinuha mo na ulit, diba? Kasi napapansin ko sa mga vlogger, sa mga YouTuber na nag-upload, tapos bawa. Ah! Nakalugsan! Makukumot! Dandal kasi ng dandal kumakain eh. Ganito kasi yung nakikita kong ginagawa nila. Yung may kinakain, tapos na yung pag-chikahan. Eh kasi, bakit naman ang chika lang ako ng chika sa inyo, tapos wala tayong ginagawa. Bakit nyo naman ako papanoorin na chichika ko lang kayo. Pero dapat nyo nga rin ako panoorin kasi minsan lang ako pag-ibadal-dal. Talaga wala akong energy sa pag-ibag-chikahan, pag-ibag-dudalan. Wala akong energy sa ganito. Kaya, ayun na, saan ako natapos? Ano yung sasabi ko? Ayun nga! Dito ako sa iba vlogger, kapag may dinidelete silang video, may nagre-re-upload, low quality na. Siyempre, iba na yung quality ng original. Iba naman talaga yung quality ng original eh. Kaya nag-aalangan akong i-delete kahit upload na sa YouTube yung mga videos sa phone ko. Tapos, kaya ako natapos kanina. Gusto ko ngayon na kumakain sa labas. Kasi, yun nami-miss ko talaga sa pagiging free na lumabas. Dati nga, nung nag-work pa ako, lagi akong nayayari sa nanay ko, sa magulang ko. Kasi, hindi ako umuwi agad. Kasi nga, gusto ko kumain muna sa labas. Kasi alam ko na eh, pagdating ko sa bahay, walang masarap na pagkain. Yung tipong hindi napapalitan yung pagod mo. Ganun yun eh, si daddy nga nang question. Sasabihin pagod, pero ayaw umuwi ka agad para makapagpahinga daw. Pero hindi lang naman kasi yung physical yung pagod sa'yo eh. Mentally, emotionally, maraming aspect na pagod sa'yo. So yung nagiging pahinga mo na lang, yung masarap na food, yung may kakwentuhan ka, yung pasyal, yun na yung pahinga. Hindi necessarily na nakahiga ka, yun yung pahinga, hindi. Maraming types ng pahinga, di ba? Pinapahinga mo yung utak mo, yung mind mo, sa mga work na ginawa mo. Yun nga, napapasyal ka, na-unwind ka, yun. Napapasyal ka, tapos kakain ng masarap. Pagdating sa bahay, wala namang masarap. So, kakain na ako sa labas. Para yun na yung pahinga ko, yung makakain sa labas ng masarap. Tapos makapamasyal, sightseeing, or yun nga, makapag-unwind. Ayun. Kala kasi nila palusot lang na kakain, ganyan-ganyan. Kala nila na ipag-date lang or what. Pero hindi po kami kagaya niyo. Talagang gusto lang namin kumain sa labas. Dag flavor pa yung cheese. Sarap. Ayun kasi mahirap eh. Kapag parent ka, nag-a-assume ka lang ng ano, about sa anak mo. Ibig sabihin, di mo talaga kilala yung anak mo. Tapos maggagawa ka ng assumptions mo kung ano nung story sa isip mo. Ma-stress ka. Baka ganito, baka ganyan ginagawa niya. Kasi hindi mo kilala yung anak mo. Kaya wala kang tiwala. Hindi mo kaya pagkatiwalaan kasi di mo nakakasama. Ayun lang yun. Sarap. May iba tayo na doon kasi mga ganong usapan. Parang nag-add lang ng fuel eh, sa usapin. Lalaki lang na lalaki.
walang katapusan yun kapag binigyan mo pa ng attention mo, ng focus mo. Kaya mga bagay na hindi mo gusto, pinakamaganda, ignore na lang. Tsaka, hope for the best. Mag-imagine ka ng magaganda situation, so. Sarap talaga. Sana ako maging madaldal. Sa pili yung tao lang. Pag nakita ko na pwede kang pag-openan, na no judgment, yun, tuloy-tuloy na ilalabas ko yung laman talaga ng utak ko. Kasi mahirap na mag-open ka sa tao na sa isip-isip pala niya habang pinapakinggan niya yung pinagkikwento mo. Ay, ano ba naman yan? Ay, ganito, ganyan. Ang dami ng comments sa isip niya. Mahirap kausap. Yun, nabablock na kaagad yung sinasabi mo. Kasi meron na siyang nabubuo kung ano-ano sa isip niya pala. Mahirap kausap. Masarap kausap yung mga, ay, nakapulang hulog na naman yung kutsara. Bago pa naman yung kumot ko. May ako nalilisip. Ay, nalilisip. Yung mga masasarap kausap yung mga no judgment, na papakinggan ka lang talaga, na malawak yung ano nila, yung pang-unawa, malawak yung utak nila, yung pag-iisip, na gets nyo naman siguro pinagsasabi ko. Ayan, kaya hindi rin ako mahilig magkwento-kwento kasi minsan hindi ko rin ma-express yung mismong laman ng utak ko. Kaya sa halip na nakakagaan ng loob, parang nakaka-dismaya pa, parang dagdag burden pa, parang hindi ko ma-express. Kaya hindi na lang ako magkwento kasi hindi ko rin ma-express yung tamang words, yung tamang sasabihin. Express na mabuti ng thoughts ko. Mahirap pa. Dahil di ko ma-express, mahirap yung nami-misinterpret. Ayun pang mahirap, kaya hindi ako pala-open. Talagang pinitao lang na pag-openan ko kasi ibang tao, ang dali baka misinterpret ng sinabi mo. Ang dami na nilang iba-ibang interpretation sa simpleng sinabi mo lang. Tsaka talagang pansin ko eh, wala na energy sa mga chika. Pag mamahabang chikahan na yun lang gagawin mo, tumigil lang. Talaga ako energy dyan. Kaya nung nag-work pa ako, mayroon ako talagang... Siguro pag pinanood mo to, alam mo na ikaw yung sabihan ko siya ng ano, kulit niya. Kasi talagang ano, hindi siya nakawala ng energy na tumika. Nakaka-amaze lang din. May mga tao talagang ganun. Iba-iba din talaga yung mga tao. Eh. Ako wala akong energy sa ganun eh. Kasi sabihin niya, ano, puyat din siya, pagod din siya. Pero may energy pa rin siya. Pero ako wala talaga. Wala talaga. Tsaka kahit hindi ako puyat or pagod. Tahimik lang ako. Tahimik lang talaga ako. Hindi ako machika. Hindi ako machika pero ba't ako mag-YouTube? Tsaka bakit ako nag-mask ko? Kasi... Iba naman yung personal eh, na pagiging machika na may pagdadaran ka lang. Iba din yung role playing, iba din yung acting, iba din, ibang ano yan eh, field, di ba? Pwedeng, kagaya ng mga vlogger nga, nakakwento din nila eh, na papanood ko din, sabi nila na hindi naman all the time, na hype sila, na hyper na hyper sila, na syempre may mga time din na, lang. Di naman ibig sabihin nun eh, may dinadala na. Yun. Di ba, kailangan ba? Maya-maya eh. Tarata-tarata-tata. Di naman ganun. Talagang may mga pagkakataon lang na mas, ano ka dun, mas excited ka sa bagay na yun. Kaya pagdating sa bagay na yun, machika ka, may energy ka. Pero pagdating sa, kagaya ko, pagdating sa chikahan na, wala lang, chikahan lang. Wala talaga akong kalatry na to dyan. Last bite, tsaka konti-konti na lang mga bits, mga mugmug. Sobrang satisfied ako. Sarap.
tatapos yung kundun. Chikahan ulit tayo next time. Pagkakain ulit ako. Doon ako chichika kapag habang kumakain. Bago pala talaga ako tuloy magpaalam, thank you Ate Chelsea sa recipe na shinare mo na nirevise ko lang ng kaunti. Kasi nga wala lang talaga kaming ingredients sa bahay. Pero kung meron, yan, for sure mas masarap yan sa'yo kasi talagang yan yung legit eh. Akin na eh, parang imbe-imbento na lang na sushi bake. So thank you! Tapos yun, lalagay ko sa description sa baba yung recipe, yung video ni Ate Chelsea para panood nyo rin. Yun yung talagang legit. So, bye-bye. See you on the next video.